Buff nga ba o nerf ang bagong revamp na Talia? Sa Mobile Legends game na to, pag-uusapan natin lahat ng binago kay Natalia at kung ano yung adjustment na kailangan natin kung gusto mong gamitin si Natalia. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling decision na ginawa ko. Pero bago tayo magsimula, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-share na rin natin yung video para matuto rin yung iba. Okay, let's go! Simulan muna natin sa emblem at item build. Assassin emblem pa rin yung gamit ko, tapos ang kukunin natin is yung Rapture para sa additional burst damage. Hindi na natin kailangan ng extra movement speed dahil sa bagong playstyle ni Natalia. At dahil nabuff din yung Master Assassin, kaya yun din yung kailangan natin. Lethal Ignition naman para sa additional burst damage, lalo na sa late game. Pagdating naman sa item build, importante pa rin ang penetration kaya ang core items ni Natalia is yung Blade of Heptasis, Hunter Strike at Malefic Roar. Pero kung sakaling hindi ganun kahunat yung mga kalaban, pwede nating unahin yung BOD. At kung gusto niya naman ma-maximize yung critical ni Natalia, pwede yung Berserker's Fury or yung Great Dragon Spear. Pagdating naman sa revamp Natalia, ang unang binago sa kanya is yung passive. Kapag pumasok ng bush, after 1 second, magiging camouflage si Natalia. Enhanced pa rin yung next basic attack niya pero wala nang mark sa mga kalaban. At ang pinakamaganda doon, after 1 seconds kapag umalis tayo sa camouflage state, pwede pa rin tayo makapag-enhance basic attack. Ibig sabihin, pwede tayo mag-dash muna bago enhance basic attack. Pero kailangan nyo tandaan, after 1 second pag alis natin sa camouflage, dapat gumamit tayo ng basic attack. Kapag masyadong matagal, hindi kagana yung enhanced basic attack. Maliban doon, mas tinasa nila yung initial crit damage ni Natalia from 140% to 150%. Pero kailangan yung tandaan, ang normal na crit damage is 200%, kaya mababa pa rin yung crit damage ni Natalia. Maliban doon, binawasan nila yung damage ng enhanced basic attack. Pinataas din yung damage ng first skill ni Natalia, kaya importante rin na mapatama natin yon. Pagdating naman sa second skill, dinagdagan nila yung slow effect sa late game, tapos tinanggal nila yung attack speed boost. Dahil sa pagkakatanggal sa attack speed, mas mawawala sa jungle si Natalia. Pagdating naman sa ultimate ni Natalia, tinanggal na nila yung extra physical attack kapag gumagamit ng ultimate. At ang pinalit nila doon is yung permanent crit chance. Tuwing nila level up natin yung ultimate ni Natalia, magkakaroon tayo ng 15% crit chance. Yung 45% crit chance, kapag sinamahan mo pa ng Berserker's Fury at Great Dragon Spear, magiging 90% yung crit chance. Kapag 90% ang crit chance ni Natalia, almost critical na lahat ng basic attack niya. Pero kailangan yung tandaan, magiging 90% lang ang crit chance ni Natalia kapag mataas na yung level niya. Kaya ibig sabihin, maganda lang bumuo ng mga crit items kapag late game na. Sa early game, importante pa rin yung penetration para makapag-burst tayo. Pagdating naman sa playstyle ni Natalia, meron lang tayong kailangan baguhin. Kung dati, sanay tayong lumalapit sa kalaban dahil sa invisible niya, ngayon kailangan nating i-maximize yung bushing. Hanggat maaari, yung kalaban na dapat yung lalapit sa bush. Makikita niyo sa full gameplay na to kung paano natin gagawin yon. Speed. Okay, so ang gagawin natin, sa check muna natin kung saan nag-start. O blue start, so pwede natin guluhin. Eh, Bruno pala yung jungle, hindi pala gold lane to. Okay, huwag mo ako pansinin. Yan. Dali. Game. Atay ka na! Bakit kasi tiniis mo? Tiniis mo si Natalia, babackup na yung kasama niya. Tago na tayo. Nagpalit yung Gushion, tsaka yung ano. Tsaka Bruno. Dahat Gushion jungle, Bruno gold lane. Okay, so sa umpisa, kailangan talaga natin manggulo. Hahanap tayo ng kaguluhan sa simula pa lang. Kapag Natalia. Kasi advantage si Natalia, kaya niya talagang kumuha ng kill sa early. Oh, patay. Nice one. Patay rin nata to. Huwag mong patayin yan. Huwag mong patayin yan. Nice one. Ay, nakapanggulo na tayo sa early. Ngayon ang plano natin pag level 4 na. Uy. Pag level 4 na si Natalia, hindi tayo pwedeng ano. Hindi tayo pwedeng basta magpakita sa mapa. Ang gagawin natin kung gusto natin kumuha ng kill, katulad ng normal na mga burst hero, magtatago tayo sa bush. Gagamitin natin yung bush. Ooh! Sayang. Ay, hindi na gano'n. Sayang.
Hindi gumana yung passive ko, sayang, hinihintay ko. Kala ko nasa loob pa ako ng bush. Uy, nakita ako. Hindi sexy si Natalia. Nakita. Nakita ang pumasok ng bush. Pupunta natin si Gush. Ay, nandito siya. Kasamang loli. Nakita kasi ako. So, ang advantage lang ng bagong Natalia. Hindi na niya kailangan magtag, ano, hindi niya kailangan magpalipat-lipat ng bush. So, basta nakapag-passive ka na, pwede ka ng kahit saan pumunta. Hindi mo na kailangan habulin yung, ano, yung bush. Pero, gagamitin natin yung bush para makapang-burst. Wala akong, ano, execute. Buwasan niyo pa. Buwasan niyo pa. Tapos sa akin niya ibigay. Nice one. Laki pa rin ang buhay. Parang hindi niya nabawasan. Huwag tayo dito. Makunat yan. Kasakit lang ulo ko dyan. Si, ano, Gushan may bantay, may Lolita dun sa top. So, yung mid na lang yung patay natin. Or yung Bruno. Ay, yan. Kailangan natin maximize yung bush eh. Kasi hindi rin tayo pwedeng pumatay kung ano. Kung wala tayong execute or wala tayong kasama. Joke lamang. Kailangan mabawasan muna nila or bawasan natin. Poke lang natin yung kalaban. Diyan na sila Gushan. Patay ata si Gushan. Abang-abang lang. Friends kami ni Loli. Friends kami ni Loli. Nasa kabila si Bruno. Hindi ko siya magugulo. Tara, punta na lang natin to. Mabilis din ako mag-jungle eh. Patay si ano. Patay. Sayang, nakaltokan si ano, Clint. Basta ano lang tayo, abang-abang lang tayo ngayon. Wag tayo masyado magpakita. Pag ano, kapag Natalia. And bush-bush lang. Dahil puno pa yung buhay, poke muna natin. Then balikan natin siya. Round 2. Hindi porkit naka-invy na si Natalia, ay naka-camouflage na si Natalia, dapat ano, nasa labas tayo ng bush. Dapat nasa bush lang din tayo lagi. So kung may ba-backup, dito dadaan. Atay. Diba? Kung nakalabas tayo sa mapa, hindi natin mapapatay yun. Tago ulit. Wait lang. May low HP doon. Tago ulit sa bush. Patay ka na. Nice one. Isa pa. Meron pa sa likod. So, tago lang tayo sa bush. Kung gusto natin kumil. Ay, napatay niya na. Wait, lipat ba ako ng bush? Hindi. Patay ka ata. Ay! Swerte mo naman! Nag-bounce! Ah, joke lang! Oh no, saan ako pupunta? Ah, sana walang makita sa akin. Bago natin ituloy yung video, nakuha mo na ba ang bagong MPL Kadita skin? Discounted siya ngayon at para mas mapalaki pa natin yung discount, mag-recharge lang gamit ang Coco DP. Ang Coco DP ay safe, reliable at napakabilis lang ng transaction. I-click lang ang link sa pinned comment, piliin ng Mobile Legends, ilagay ang user ID at zone ID at pumili ng package. Ang 625 plus 81 diamonds, 595 pesos na lang. Pagtapos pumili ng package, pumili ng payment method at kapag nabayaran mo na, matatanggap mo agad ang diamonds. Kaya ano pang hinihintay mo, mag-recharge na gamit ang Coco DP. Joke lang! Ay, tinamaan pa rin! Joke lang! Kaltukan ako. Ay, that's low. Buhay ako. I'm alive. Kinabahan ako sa'yo, Loli. Dalawa yung Fury Hammer ko. Dalawang kamay kasi yung net kay Natalia. Mali ako na nabili. Delay pa yung ano ko. Okay, so ulitin lang natin. Ayan, tago sa bush. Wag tayo magpakita basta-basta. Ayan. Pupunta dito yan eh. Ay, pinatay. Pinasok niya na. Binawasan niya na. Pwede na natin patayin. Tago ulit sa bush. Ayan. Oh! Ayoko sa'yo, makunat ka. Ito na lang si Bruno. Ayan.
Bruno! Bruno! Atay ka na! Nice one! Nice one, Arena! Natalya kay Yes! Ito talaga yung trabaho niya dati pa eh. Ang pagkakaiba lang, dati pwedeng maka-NBC Natalya palapit sa kalaban. Ngayon, hihintayin natin yung kalaban lumapit kay Natalya. So, kapag palapit na sila sa bush, tsaka lang natin sila i-burst. Tiyan mo, si Louie pag kumunta sa ano. Pag kumunta yan dito sa bush. Hindi na natin pwedeng salubungin. Pag sinalubung natin, naalis yan eh. Sayang dat pala, dito ako sa kabila. Ayan o, kung doon ako, patay sana siya. Tawid tayo sa kabila. Ayan, yung mga... Ay, nakaka... Bawasan mo pa. Patay na yan. Patay. Okay na yun. Tingboy natin yung ano. Basta kailangan magtago-tago lang tayo sa bush. Hindi tayo pwedeng... Ay, kaya ko na ba to? Hindi ko si kaya yun. Hindi ko kaya si ano. Kaya ba? Ay, kaya nga. Kaya nina ano. Laki kasi ng buhay. Ah, tago-tago lang ulit. Huwag tayo masyadong magpakita. Ay, kumombo na siya. Patay ata si Gushan. Ay. Umiilag. Umiilag si Loli. Ah, atay ka na. Atay. Okay na yun. Wala, sinalo ni Lolita yung buong ano, ulti. Ay, may dragon. Hindi ko napansin. Hindi ko napansin yung dragon. Diretso siya. Wala akong dire hit. Ay, nakita ba ako? Tayo natin ang dragon. Wala ka ng dragon. Inubusan nila. Inubus na nga nila. Hindi na nila ako kailangan. Ay, joke lang. Attack the Lord. Okay, so pag magsasama-sama naman yung mga kampi natin sa late game, pwede naman ako mag-split push. So, hindi na natin kailangan magtago ng magtago sa bush. Ay, wait lang guys. Depend ko yan. Wala na kasi yung attack speed eh. Tagal na tuloy. 1 second lang. May camouflage na ulit. Okay na yan. Tago ulit tayo. Hanap ulit tayo ng bush na tataguan. Wala. Ay, si Lolita. Yeah, si Lolita palang mataas physical defense. Pwede pa ako siguro mag-BOD. Or yung bagong item. Pero mas maganda yung BOD. Nakita ako. Patay pa rin ata siya. Ay! Ay! BOD na lang tayo. Ayoko nung ano, ayoko nung crit talaga. Yung bagong crit sa kanya. Kasi yung passive ni Natalya, 150% lang yung crit. Ang normal na crit is 200%. Wala. Split lang. Ay, si Badang sinusundan ako. Sa kapila ka na. Okay. Nakatito Badang. Ay, baka pagpailaw. May pailaw siya! Run! Makikita tayo! Nagpailaw na. Sana pailaw sa baba. So, pag nawala yung pailaw niya, pwesto na ulit tayo. Abang-abang lang. Abangers na si Natalya ngayon. Kailangan abang-abang lang siya. Kasi kapag nagkakagulo na, hindi na sila mga, hindi na nilang papansin na may Natalya. Tsaka tayo papasok. Hindi ka tulad dati, pwede akong lumabas ng bush. Ngayon tatago tayo ng tatago sa bush. O BOD lang. Clear ko na lang to. Pwede natin sabayan yung minions eh. Okay na, na-clear ko na. Sige, punta ulit tayo sa kanila. Nalapit na ako magkano. Ang yaman ko pala. Bush lang. Kaya natin sila sa top. Babasag na lang ako sa baba pag iniwan ni Yuzong to.
Ayan, nag-dragon, di ba? Iiwan niya yan. Okay, trabaho lang. Bagal bumasag. Sayang. Basag tong ano eh, kung may passive pa yung second skill eh. Ay, okay lang, naubos nila. Ito lang trabaho ni Natalia talaga. Endable ata. Nice one! Tinapos na nila. Nice one. Kung may natutunan ka sa video na to, huwag mo kalimutan mag-subscribe. At kung meron kang guide na ito'y pagawa, i-comment mo lang sa baba sa gumagawa ng guide tungkol doon.